pag-usapan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karam sa DWIZ. Balikan ka rin, kasama pa rin sa impilan ko. Ay, untik ng Conrad Banal. Conrad Banal, wala po. Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Inisin na naman namin kayo. Dalawa kasi, ngayon, yung santaan na, tapos mamaya yung rate increase ng MWSS. Ay. Alright. Mr. Patrick T. Wala na ngang tubig, may rate increase pa. Laki talaga ng ano. So anyway, dito sa ano, Santa Ana is a declared heritage site. The district of Santa Ana is the buffer zone of the church of the Our Lady of the Abandon. Suggestion ko, if you have not been, please go visit. Kasi baka yung, di ba ito yung may kwarto sa likod, yung kamarin? Okay. Yung image mismo ng Our Lady of the Abandoned is fairly old, pero it's the room where she's in, the room right behind dun sa kung saan yung kinatatayuan niya is intact for has been intact for over 200 years, including several of the ano yung hand painted na decorations ng kwarto na yon. Ngayon, very recently ang Sun Trust nag-start maghukay dun sa buffer zone. The buffer zone is dineclare ito ha by the may ordinance na rin ang City of Manila at saka base din dun sa ano sa Heritage Act. Sabi ay may dumating na arkitekto last November 5 doon sa barangay at sinabi maghuhukay na daw yung bagong building ng Sun Trust. Ang groundbreaking daw November 29. So nagdala na sila ng mga heavy equipment dun sa area. Patay. Na-alarma ngayon yung community. Kasi normally pagka may ganyang kalaki, high rise ito, na ilalagay sa community, dapat mayroong consultations. Kasi kukuha din yan ng environmental compliance certificate. At saka so may mga proseso yan bago yan ma-issue at all. So na-alarma ang community, nagtanungan. Pati barangay, sabi ng barangay, teka, wala kaming binigay na permit. Okay. Sabi ng arkitekto, hindi, meron kami, pero hindi ko dala yung mga ano dokumento. Okay. Kulit. Finally, nagdala ng dokumento si arkitekto kay barangay. Sabi ng barangay, bakit andyan yung mga signature namin? Hindi naman kami pumayag dyan. Patay. And as it turns out, dun sa mga permit na pinakita, puro e-signature na hindi inauthorized ng barangay kasi dun sa barangay mismo, wala silang record na may kumuha ng permit. Kasi bago ang lahat, barangay ang unang pupuntahan for the permit. Sabi niya, walang barangay clearance. Bakit hindi mabubuking nun, Diyos ko? Oo. Ilang beses na nilang inattempt ng ganito, nahuhuli sila. Lakas ng loob talaga. So sumulat ang barangay ngayon sa NHCP at humingi ng cease and desist order. But in the meantime, chinek nila doon sa ibang mga signatures na naka-affix doon, all the way up to the mayor. Si Mayor Lacuna hindi pa po sumasagot after several days, weeks. Tapos yung iba naman, yung mga signatures doon, hindi daw totoo. So napabulaanan lahat ng mga signatures doon sa mga clearances nila, pero lakas ng loob mag-groundbreaking daw ng November 29. Grabe. So ngayon, the good news is yesterday nag-issue ng cease and desist order ang National Historical Commission of the Philippines at ano pinapatigil ang any construction or ground ground moving activities dun sa area na yon. Bukod pa dito ha, dun sa ECC will require clearances from the NCCA and the National Museum for both architectural and cultural significance as well as a clearance from the NHCP on how this affects the buffer zone of the Santa Ana Church. Dapat nga, ang isa man, dapat tingnan nila dyan. Nasaan titulo mo? Ayan, isa pa yan. Ito muna, groundbreaking ka. Hello, LRA pa pala. Nasaan ang ano? Nasaan yan? DNR at saka LRA yan. Nasaan yung survey plan nito? Hawak mo na rin ba simbahan dito? Sa'yo na ba yan? Pinirmahan ba ni may... Tinert over na ba na archdiocese ito sa'yo? Alam mo... Yung mga ganun dapat yan eh. Ayan siya ka na. Ayan, final na ano ko eh. Kasi, di ba, property real estate editor ako sa Manila Standard. Sinek ko yung email ko na. Ayun, a blend of Manila's historic charms and progress. Yan.
SunTrust. SunTrust. The nation's capital says a lot about the role of Manila in the... May mahaba pa yung pasakali. Pero, tapos, UN Gardens, SunTrust, first condominium project. Pag tinignan mo itsura, parang... ang ano, si Stark talagang hindi siya bagay talaga dun sa ano. But, so, ang ano ko rin dito is yung mga condominiums. It's pre-selling to. Actually, hindi ko naman ginamit. How many condominiums are enough condominiums? Ano yung carrying capacity ng Manila? Yung carrying capacity, maski na yung sa ibang areas, na ngayon tinatayuan ng kung ano-anong klase mga high-rise buildings, patay na yan. Isipin mo, sisip-sipin na tubig niyan, power, yung traffic, etc., lahat na yan. Kaya nga nagpa-price increase ang MWA. Kailangan niyan, dahil nga sa dami ng... ng mga tinatayo, all for modernization. Ayan. Sa akin, unahin natin yung transportation. If people can go in and out of the city easily, pag may kailangan sila doon, then hindi na natin kailangan yung ano, yung condominiums. Dapat nga merong ganun na ano eh. Bakit ka kailangan na mag ano dito? In city lahat yan ha. At mabuti kung yung in city mo ay parang mga yung mga ano lang, yung walk up. Walk up lang ang ano mo. Yeah. Eh kung in city mo eh, 63 stories. Oh. 40 na lang yung ganong klase. Hindi na tama yun. Di pa ba tayo rin natuto sa Torre de Manila? Yeah, marami tayong ganon na mga... Nilang yun. Tapos magtataka, bakit binabaha? Ay, naku pa. Oh. Bakit tina-traffic? You concentrate so many people in one area. Tapos magtataka tayo, bakit traffic? Eh lahat yan may transportation needs. Eh lahat yan, may sanitation needs, water needs, yun. It's about time siguro na ganun. Kasi dati, di ba? Tataas ang tax bracket sa LGU. Ayun. Yun ang, yan ang isang nagdadala ng signature. Yung lalaki ang ating income. Sayo na muna yan. Mga ganun. Pero, I think it's, ano, MMDA has the obligation. Because we have had... and ano metro metro-wide planning plan ano it's about time we update and even revisit all of these things and then do not let the LGUs do it on their own because yung harmonization ng mga plano na yan hindi na naaayos. It has to be metro-wide. Yan din ang nagiging problema in almost all metro areas. Cebu, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, maski na dito sa north. Papasok na yan dyan sa mga San Fernando, Angeles, yung mga ganon. Malaking problema yan. Yung metro-wide, metro, kasi urbanizing ka na nga eh. Sasakupi mo yung iba eh. Eh kung wala kayong kaplano-plano doon, eh di pati yung inyong mga traffic na lang na workout, tapos kayo. Oh, yun, ang argumento ng mga especially real estate developers, those with vision, yes, is that ito na yung wave of the future. People want to live in townships na nandun na yung work, live, play. That's the ideal nga eh. The parang sa Singapore, cities, diba na, okay na tayo doon. Ang sinasabi lang natin, planuhin natin na mabuti. Exactly. So, ano, what kind of plan are we do they have for Manila kung all you're doing is putting in so many condominiums all over the place, sucking all the water of the metro area? At kaya ba natin? Isa pa yan, di ba? If Manila gets, kung matraffic sa Manila, matraffic ang buong Metro Manila. Ganun lang yun. We're all interconnected, but the local government code doesn't allow us to interconnect, you know? To that's coordinate, another issue. Isa pang issue yan. Isang malaking issue yan. Hindi mo pwede na bago at tupagin ang lahat ng ito, yung general welfare muna. Halimbawa, yung mga traffic needs, hindi naman titigil yung traffic sa border ng city. We have to work with all other cities. Eh, yung ibang mga cities, republic of their own. Republic of, let's say, Pasig na dati, iba yung traffic rules, iba yung coding. May mga cities na gano'n, na coding in the entire Metro Manila, pero meron silang sariling coding nila. Tapos, it's so confusing, you're going to break the rule, kikita sila dahil magbabayad ka ng fine. Diba? That's not fair. And it also causes just more traffic, more frustration. It's so difficult to live in the city when you're that angry at everything.
worse, hindi pa natin inaasikaso yung local na imbakan ng tubig. Ay? Diba? Ng bawat city. Local imbakan ng tubig. Tubig to ah. Power, traffic, waste. Waste. Kamusta naman ang wastewater treatment facilities natin? Wastewater treatment, solid waste. Nasaan yung ating mga ano? Nasaan na yun? Nagbayad na ba? Sanitary landfill, mga ganun. Nagbayad na ba? Where are these things? Oo. Tapos, wala pang ang bayad dun sa sewerage, eh magtataas ng presyo next year. Binigay ng regulatory office yung rate increase para sa tubig. Ano ba dahilan ni Mr. Patrick? Hindi, sinabi mo, baring Duman, nagkaroon na ng TikTok conference eh. So, yeah, there is a public consultation. Public consultation. Via TikTok? From a legal standpoint, they went through the hoops. Yeah, they went through the process na daw. Really? I don't remember being asked. Paano yan? Alam mo, that will translate into how much in for a family that consumes, 100 cubic meters? Who did they consult? Who? I mean, they consulted the water concessionaires? Yung mga water concessionaires usually ang workout diyan. Dinadala nila yung mga subdivision Reman Mill Homeowners Association. Multinational mga ganyan. Kasi look, the average busy Joe or Aling Maria will not go to a public consultation here. So dala-dala mo yung yung mga ikukonsultan mo. At nakatulong doon sa kanilang di ba? So yan, so there you go. They're wearing t-shirts, they're wearing tapos naka-costume kit sila. Meron silang kit, babasahin ba yun? Mga ganong klase. Tapos bibigyan ng lecture ni Patrick. At saka ini-insist din ng regulator yun, MWC. So, magdala kayo at para naman na... Para naman totoo ito. I haven't seen pictures though. Pictures, it didn't happen. Basta nga nangyari. Look, kasi who the hell would be interested in those pictures or videos anyway? Pero pag pumunta ka sa mga website, meron sila. Madadala ko sana sa'yo, batahin nyo yun. Dahil you wouldn't have time to go through that drivel. So, hindi. Meron siya mga 1 hour, 2 hours, meron sila, di ba? So, they did conduct a consultation. Allegedly. Hindi pa nga sila nag-notice Notice to the public. Hala? Ay! Ito na nga yun. Nag-notice to the public pa yan? Ang notice to the public nila is tataas na impresyo. Napagalitan ako nun. Bakit mo pinapublish sa Inquirer at sa Star? Doon sa sorry, hindi na akong papag-jaryo. Pero yung sirkulasyon na pinakamababa. Tapos favorite ako ng dyaryo na nabanggit. Tapos medyo... Notice to the public. That's a chart. Today, et cetera, will have ganito, ganyan, et cetera. Ilagay mo dito sa hataw. Baka ganun yan The MWSSRO held consultations from November to December 2021. To inform partner local governments units on the completed and ongoing projects, programs, and plans of the concession. Ito naman, itong press release na to, dapat in-edit ko na to So, ang rate increase will be... Okay. 6 pesos siya. Based on the Pagka ang konsumo mo ay averaging 10 cubic meters, maliit lang yan 528 pesos more in your monthly water bill. Uy, parang kunwari ang konti. Those consuming 20 cubic meters, 20 pesos and 29 centavos more. And those consuming 30 cubic meters per month will pay 41.71 more. In their bill. Yung sinasabi nila is in their bill. Parang yan gastos lang yan ang load. Konti lang daw. Parang lumalabas na ka. But are they sure? Kasi for Manila Water Lifeline customers, less than 10 cubic meters, may decrease sila ng 98 centavos in their monthly water bill. Maraming salamat. But parang I have to question this. No, kasi the rate, this is inaccurate. So for Manila, the rate of, kung nag-consume ka ng 20 cubic meters, pesos lang. It will go up from 509 pesos, 11 centavos from 488.82. Pag 30 cubic meters, from 997.93 to 1,039.64. So, PR nagsulat nito. Put it,
Well, eh, paano ba ipapackage siya? Yan, tama sinasabi ni Trixie, parin Joel. Malit lang yan. 48 pesos, dalawang sigarilyo lang yan. Meanwhile, darating yung tubig sa'yo, oh, malinis, may... Oo, oh, yan ang ano. If may tubig na dadating. Yeah. Eh nga, may nagsasabi dito, may oras siya na... Well, listen, the other thing, okay, now, we're talking about the big picture here, kuya. If I may, pinag-uusapan natin yung mga developer Metro Manila. Mm-hmm. Yung ating mga regulator in their far-reaching vision and ano, naiisip, eh, paano natin tutubigan yung mga yan kung papatay natin ng mga concessionaire, let them, ano, para matubigan lahat yan. Yung increasing population, industrialization, commercialization, gano'n. Diba, ang inaano nga natin, yung sinasabi, yung mga pira-piraso ba na mga plano-plano. Yeah. Sana hindi gano'n. Kasi nga, piecemeal, eh. Magkaiba na ang sitwasyon ng Metro Manila nung si Ma'am, Mrs. Marcos, si Imelda, ang governor. At saka ngayon, ang laki na ng diferensya niya. Dati meron, magagaling pa naman, John Palapox, mga Bon Enchidel, mga ganun klase, magagaling na mga nagplano-plano dyan. Iyan ba sinusunod natin in the first place, one? Opo, sinusunod natin. Iyan bang ano yan, eh, appropriate pa ba ngayon? In-update nyo ba yan? Di ba? May mga ganun eh. Kasi ang nangyari, because of this local, hindi naman because, pero nagkaroon ng ano avance, itong local government code. So, ang nangyari, kanya-kanya. Imbis na whole of society ang approach mo. Ah, hindi. Ito, Quezon City ito eh. Ako magplanan nito. I have my own. Hindi. Quezon City. Hindi na dapat. Magkakanugnog kayo eh. Correct. Dapat, meron. Hindi mo yun? Dati sabi ng Supreme Court eh, required yung ano, nadala na yan sa Supreme Court. Pero sabi nila yung batas kasi, problema. The local government code. The local government provides some kind of freewheeling autonomy to the local government, freewheeling na. So, kung kunwari, meron kayong water pipes. Oh. Di ba? Yung water pipes, hindi naman titigil sa border yan ng city mo. Okay. Oh, paano yan? Ang tawag dun cross-border flows. Oh, yes. Tumatawid. And then, sinusukat nila. Kasi yung east zone, west zone, hinati nila. Nakakaloka. Another thing I want to point out to you, itong, hindi nare-reflect dito yung sa per cubic meter. Ah, hindi nga What the companies, when they're dealing with the LGU, is that, okay, especially for the vocal subdivision, middle class at lower middle class, ito yung kaya, that's the prestigious 30 cubic meters. A cubic meter, by the way, is 4.5 drums. I always had an issue with that. Okay. Na. 4.5 drums. But actually, the big money is where we're talking about the Santa Ana development. These are what you call the commercial users. Correct. Na yung cubic meter doon, is really sky high and mahal. But that would never be included here. And that is what you call, pag across the board, ang tawag din dyan, build volume. So the build volume for commercial is a lot more than dun sa gusto ni mayor na tubig, basta tubigan yung mga butante ko at ano na... hindi yun na nga yung problema natin. Halimbawa, and this brings us to the Kaliwa Dam. Tuloy na daw. Tuloy na daw ang Kaliwa Dam. No matter what, tuloy na daw. Bibigyan daw ng 1 million ang bawat miyembro ng mga ng indigenous cultural communities dyan para makalipat sila. Ito yung tanong. How prepared are they? Because hindi lahat ng mga katutubo naiintindihan yung economic paradigm natin. Halimbawa, ang mga dumagat, mumababa lang sila minsan sa ano, depende ha sa which particular community. Pero in general, those who live in the hinterlands, talagang they shun our society. Kasi bababa sila, let's say once a year, para kumita, para ano, and then they will go back. Yun lang, survival lang kailangan nilang doon. Pero yung understanding nila ng economic paradigm natin, they don't understand what investment is, they don't understand all of these. They're not the target market.
they are not, obviously. Pag pumunta ka sa pag Angat, binigyan mo sila, makita mo na wala na, na wipe out na yung kultura ng mga... Kaya nga eh. And as to assuage feelings, every now and then, Foundation Day, MW, nagpapakain ng mga packed lunch. Isa pa yan, ano? The way we deal with the katutubo, parang ano eh. Packed lunch. One, ina-assume natin na parang beggar sila. Party, oh. Wala them, number one. Number two, hindi natin inaaral kung ano yung binibigay natin. So halimbawa, I know this, a lot of failed experiments conducted by very well-meaning people, magpapadala ng mga kambing. O ayan, para meron kayong pagkakakitaan. E wala naman silang tradisyon ng ganon. Ang mangyayari, makakain yung mga kambing. So hindi na, even kalit with ano, laki, kakainin talaga. Imbis na, kahit ituro nila, o ganito, palakihin nyo, pwede kayong gumawa ng ganito, tapos ibenta ninyo, paramihin ninyo, and all that. It's hard to fight culture. Eh. Right. So ngayon, ang tanong is, dito sa mga communities, sa area na pagtatayuan ng Kaliwa Dam, ready ba sila? Mm-hmm. Meron bang relocation? O meron naman daw. Ang relocation ba, angkop? What about yung, ano, yung heritage sites nila within that area? Kasi ibang heritage sites ng Katutubo, hindi mo makikita yung constructions. It's not monumental. But the area has it's significance. The whole area. Diba? Like the landscapes, the seascapes, the forest lands, may significance yan sa Katutubo. Paano natin i-compensate yun? Hindi lang basta-basta na dilipat well, yun. Well, on the altar of investment and infrastructure, on the altar. They don't count. I mean, the household needs of Metro Manila, the greater majority. As it expands to the south and expands to the north, is more important. By the way, is here's it? The other thing. Yung is Kaliwa it? Dam, sa totoo lang, there's a technology sana na hindi naman kailangan ragasain niya. Tapos na yung manligayang araw ng huge dams. Hindi na nga inaalaw na dapat. Cost of thousands. Hindi na. Meron mga weirs, maliliit na pwedeng mag-flow. But they don't even consider that dahil maliit yung... There was an effort, parang Joel. There was several investors na umuwi ng luhaan dahil ayaw, hindi sila... Nag-away nga dyan, nag-away nga tungkol dyan, we have some ideas. Look at a weir as compared to a dam. Merong ano, merong Japanese group. Alam mo. Kasi nag-away nitong mga malalaking dams na ito. Ano yan? Nag-away yan. Nag-away yan. Ngayon, government has to come in and say, hindi, ito na yan. Huwag na natin itong gambalain, itong ganito, na para bang the whole of Sierra Madre, yayariin mo na yan. Oh my gosh, the whole Sierra Madre is a protected site. Isasubmerge mo na dito lahat ng mga bayan dyan. Yung ganong klase. Sa panahon ng social media, hindi na mo matatago yan, bro. Ngayon, lalo ng epekto sa... Mayroon din na effort dati. Kaya ngayong... Napaka-importante yung tungkol dun sa pinag-uusapan natin na isang departamento na in charge lahat ng mga water ano kasi kagaya niyan yung Wawa Dam. You can already activate this workout in a manner na that will be supportive of the whole effort na yung weir na titirahin siya. Okay naman yun ito pa isa pa kung Jonathan yung hapon na there, ano yan ha? Yung mga planners yung mga capital works planners ang hilig nila sa big ticket. Stock, kasi mas malaki yung investment at yung kikitain the smaller ones which will yield na smaller million liter per day ano ayan yan tuyo yan pagka summer pagka titatapin pa rin natin di ba kasi summer is only 3 months 4 months titapin na natin yung buong ano maglagay tayo impounding wala babarilin ang laking ano yan debate yan. Kaya yun si na Patrick na hirati na itong mga ito. Sa ano, hindi naman nila tinignan. Teka muna, bibigyan namin kayo ng 6 pesos per cubic meter. Ano na nagawa nyo? Yung rollout ba ninyo? Wala man lang nagtatanong ng ganon. Can we have some kind of an audit? May role. Yung private sector, yung both Maynila at Manila Water, magaling sa rollout. Yung gaganda ng mga PowerPoint. Ay. Paano dadalin? Hindi yung gaya ng yung sa agri na data. Ito may data. Lulunurin ka naman sa data, bro. Kaya nga, that is where... That is where... Lalo na yung kanya-kanyang regulatory office. Yes. Alam mo, yung regulatory compliance, yung compliance officer, that is where nagkatalo ang... COA at saka sila. Kasi hanggang ngayon, merong pending na issue tungkol dyan sa COA na yan. More on this later. Malaki yan.
pagbalik ng, ay bago yon, happy birthday kay Ma'am Jennifer Ichikawa. She always listens to us dito sa YouTube. Happy birthday. Dinig ko magpapakanton kayo. Pagbalik ang karambola, ang oras natin 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama sa impilan Jonathan Dela Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Pixie Cruz Angela. May usapan daw sa nakapag-usap si Presidente. Saka si President Xi. Saka si President Xi. It's a good ano. It's a good sign of the balancing of our ano of our foreign policy. Matagal din yung meeting niya and of course we don't have all of the details of that, but at least they met. It was a good honor. And then the president, I understand, is due to have a state visit China January. State visit to ano. Ako, lamig niya. Padating dito si Vice President ng US, si Kamala Harris. Ang lamig noong January, Beijing, nako, patay. Ayun, oh my gosh. Well then, that's conducive to staying indoors and talking. And talking. So, might be a short at visit. At sabagay itong mga, alam mo, iba ang ano ah, the pomp and grandeur of visiting this China, Russia, iba klase rin sila magdala. Pagdating sa mga state visits. Yep. Sa atin kasi yung mga European mga makikita mo talaga new world eh. It is the old world and the new world approaches to ano. Halimbawa, pagpunta ka sa France yung yung mga parliamentary lang, lang, sina Senator, Senate President, at saka sina Senator J.B. Crespo at lahat. Pare, grabe ang ano nila. The pump and grandeur, the parada, it's grabe. Iba rin magdala itong mga old world eh. Mga China, mga Russia, ibang totoo. Talagang bibigyan ka ng ano eh. You feel so welcome. You've been so welcome eh. Ibang klase itong mga magaling ito. They know how to roll out the red carpet. Itong mga counterparts ng ano natin sa Amerika. Buta, business as usual. Berkana kayo lahat dyan. Walang man lang. Sandwich na lang yan. Yung ganong klase. Di ba? Sandwich at cook. Juice. O yan o. Sinatrixie pumunta sa New York. Makikipag-meeting ka. Ano na lang yan? Table. Para ka pumunta sa Edsa Siam. Meron kape. Yun yung ano. Ang daming kape. Isang balde na. Isang malaking whatever. Container ng kape. Kanya-kanya buwanan ng kape ito, ha? A few, may donuts. Donuts. Sa ano? Ay, nako. Nakakaloka. But it's good that the president finally met with GDP. Gusto ko yung, gusto ko magkaroon ng fly-in-the-wall perspective. Kasi, paano kaya si Xi Jinping, ano? I mean, well, paramount leader na ngayon yan. Was he overbearing? Was there something? Kasi, look, we've been, dalating si Kamala Harris, nagkakaroon pa rin tayo ng, the US has been throwing its weight around here diplomatically. Sina, the former ambassador, Chito Santa Romana, si Jimmy ngayon, they grew up with him. In a sense, kasi kasama sila doon, 1970s eh. This is one premier who does understand us. May subtlety. Pero did you see him on the sidelines talking to to iba? To Justin Trudeau. Iba rin. Nakita niyo, pinagalitan niya. Diba? Yung Canadian premier? Bakit daw lumabas yung confidential na pag-uusap? And that was not how it went. Nakangiti pa rin siya and he's talking to an interpreter pero mabigat ang dating. The best that the Canadian premier is able to say was that in Canada this is how we do things or something like that. Hindi pwede. Really? Pagdating sa mga sensitivity. This is a very big stage. Which is why maganda yung kanilang chemistry. Yeah, kaya mo, wala sinabi si Presidente. We just had a very cordial meeting. Mga ng visits sa visits, etc. Which is okay. Huwag lang magkamali na naman dyan yung mga
chismoso dyan, mga Marites. Uy, actually, si Presidente, ganito ang ano niya. Ay, nako. Ay! Ay. Walang ganyanan. Mga pabor, ma, ano, payabang, alam ko nangyari siya. No, kasi dati na ano nga eh, the one of the issues was to make sure that the administration speaks with one voice. So yung untrammeled Marites dyan, nakasira talaga na ano. Issue yan talaga. It's going to be difficult. Nasaan sila? Nasa periphery o nasa loob talaga? Nung nag-usap sila ni ano? Nasa loob talaga. They had arranged ito, itong usapan na ito. Yes. And it's good because Xi Jinping just ano, got the nod of party for another 5-year development plan, na matinding development plan. And they're coming out of the most severe lockdown in history. Yeah. Hanggang ngayon, lockdown yung maraming... May mga cities pa rin or certain areas na. Ngayon, if they're going to open up, matindi tayo. Ganun na tayo pumunta. Sinasabi ni Trixie, which was actually an echo of the past, noon dati, sinabi na nila yan. How many tourists do you need in the Philippines? Ganun sila. Kasi directed ang tourism. Ang lakas nila noon kay ano, Presidente Duterte. All they were saying is, ilan ba kailangan nyo? Padala namin. Ay, isa lang naman ang ano ang area na humihindi, Palawan noon. Kasi alam nila, which kudos to Palawan, alam nila yung carrying capacity nila. Kaya nila. Noon, ngayon, I don't know about the local administrators. How kasi kung ano-ano na naman ang ang construction sa Palawan na, again, this is what we keep doing. The come on is all our rainforests, all our all the natural sites and all that. And then the very thing that those people sinisira nila by para maglagay ng ano, by putting in the unthinkable, ayan, high rises Palawan. Dati ingat na ingat sila sa carrying capacity and it used to be very small, 4,000 lang. Ngayon they're trying to bring so many people into the UNESCO World Heritage Site na UNESCO na yung nag-aalala. Ang laki, that is not our suggested carrying capacity. So saka yung architecture ba? Dapat ano lang, flat lang. Ate Jess. Right. Huwag na yung high-rise. High-rise, titirahin mo sa high-rise. May penthouse ka, na may pang sunset po yan. Well, if you're going to put any of those constructions, ilagay mo lang in one place. And then leave the rest of the place area, ano, untouched. Backpackers ang ano natin, ang target, ano dyan, ang target tourists dyan. Kasi mas maliit ang carbon footprint nila. If we want to medyo, yan nga, developers and their investors want to, well, let's go above the backpackers. Glamping! Pare! Glamping! Ganito kasi yung ano eh. So, for conservation purposes, backpackers are good, makokontrol mo yung numbers. Yung mga iba naman, if you want, or the high-end kind of tourist, pwede din. You make it so expensive na kukunti lang yung makakapunta. It's still conservation. So, that way, you can control the number of people who go there. Ngayon, kung masa ang target mo, you set an area for that. And then you still have to control the numbers. Kasi dito, ang nangyayari, because ang bottom line ng hinahabol natin, mas maraming pera, mas whatever, you either raise your prices or you, ano, or mababa yung presyo mo and you go for numbers. In the case of, ano, for example, Puerto Princesa, ang laking bayan, malaki ng area niya. Okay? Meron naman silang CBD. Doon ka na. Yung lahat ng mga gusto mo dyan, all the amenities in the world, whatever it is, ilagay mo niya. Yung periphery, lagyan mo na kagad ng parang corridor. Di ba? O kayo, dito lang tayo. Dito lang mga ano dyan sa periphery niya. And then in the outer reaches, where all of this landscape, whatever, ano na nyo, o mga Port Barton, wag na ninyong galawin yan. Low footprint tayo dyan. Wag na ninyong ano yan. Ito lang yan. O, may mga trail, may mga ganyan. Pwede na kayo mag-workout. Alam mo, the best thing that has happened, yung kung gusto mo yung mga high-end at lahat, mag-safari ka. Tignan mo yung safari. O sige nga, na-maintain nila yan, ha?
Oo, na-maintain nila of yan. Of course, yung safari. Hindi, kaya na-maintain niya yan dahil may mga ano dyan eh. May mga tigre dyan at lahat, hindi ka basta-basta. Ay, hindi. Oh, yung pagpaplano control nila, how they manage it. Oh, control galing. Yung safari. Ah, control. Ito, gawin din natin ng ganyang klaseng sistema. Control mo rin. Sinasabi ni Trixie na, ah, hindi, gusto mo bumunta sa Mount Giting-Giting dyan sa Davao Oriental? Mm. O ito, 100,000 a day. Yan, so, eh, malilimit mo yung number of people. Dito kayo. Ito yung mga areas. Diyan kayo. Mount Apo. Ito lang. Dito sa ano, bayan na ito, diyan mayroong cottages. Diyan ka. Hindi ka pwede magtayo ng high-rise dun sa Mount Apo na yun. O magpulag diyan sa, ano. Diba? Tsaka dapat malinaw. Ano yung target dito? Ano yun? Like, you're not looking for the family campers type. Hindi mo nangyari yun. It's too dangerous. So, naman, alam mo, nightmare ko yung huwag naman parang malatagaytay na... Ay! Ako, Diyos ko. Yun yung mga fail natin fail na fail yan, ano? Na, and you hope that it doesn't happen with Pinatubo kasi ganun na yung nangyayari dahil sa speculators. Ang dami na nun. Diba? Ang Tagaytay kasi, di ba, the entire, yung area. Commercial area na yon, they're on the ridge. That's the mouth of the volcano. But the small volcano in the middle, walang pangalan yan eh. Taal volcano is the big volcano, where the city ba ang Taal? Yung Taal city, not the town of Taal, but the, ay hindi, Tagaytay, sorry. Tagaytay city sits on the lip of the volcano. That's supposed to be ano, public domain. That's not even supposed to be subject to titling. Para everybody can enjoy the view. Magbe-build ka across the street. So, para nakikita ng mga tao, hindi ka, you own part of the view. Kasi ganun na nangyari. Rich people sa, oy, pwede dito. Dito na tayo. Pinayagan lahat sila on the lip of the volcano. And they have, ano, parang may monopoly sila on the view. Others, oh, sige, commercial. If you pay to go to this restaurant, you will see the little volcano inside the Taal Lake. It becomes now, ano, instead of allowing people, everybody, yung democratized yung view, you have to pay for the view. Or you pay a lot if you're going to build a house. You pay a lot more if you're going to build a business. And you pay for your meal if you're going to look at it right. Via a restaurant. Dapat siguro takutin nyo. Fail yun. Hindi mo nyo alam na nasa ano kayo ha? Lobby kayo ng volcano. Bukas mag ano dyan. It's the same thing that happened, di ba, sa Boracay. Thank you, President Duterte, because he rationalized the whole thing. Nilagay sa beach. Nasa beach na yung mga ano, restaurants. Right. And creeping na yung mga hotels towards the waterline. Eh, meron ng isa, di ba, na nandun mismo sa ano. Nagbe-build on top of the coral. Ang gusto kong gawin sana ng ano, ng Department of Tourism at saka DILG, para lang ano lang, pang ano lang, sa mga local governments at saka mga developers. Yung bari, pakita mo yung mga Santa Monica, Ipanema Beach. Ang lalayo ng mga layo. Ang layo, di ba? The bigger the beach. Ito yung beach, ito yung street. Correct. Hindi ka pwede mag-build dyan. Di ba? Doesn't that even make sense? Doable naman. Ako, I want dibs on ano. One of these days, pag maayos na yung peace and order sa ano, sa Sulu. Ang gaganda dun. Pati Cool Beach has pink sand. As it is, it's very expensive to go there. No. Kasi kailangan ano, heavily guarded ka. But Basilan, magandang Basilan. Ang daming areas that are still unexplored. And yun, if you do it right, then you can have those really expensive tourist destination so you can conserve the area or you do it right by controlling the number of people. The other issue right now is, can you title a volcano an island? You cannot. You have problem eh. No. There's so many ways around yung mga mga land ano natin, land transactions natin. Grabe. May mga island ha? May ari ka to. Diba? Ano ito? Nangyari. Mga ganun eh. Ay, hindi, ano lang to, 20 hectares lang, boss. So,
Ewan ko. Ganun, maraming, ang daming, ewan ko, who is handling all of this? DNR? No, the problem is that there's so many agencies involved. Oh, yeah. Oh. Yan ang mga... So, every time na meron tayong... And all of these agencies, they have their own rules and then they have their own... Hindi nag-uusap. Plus, like I said, di ba? For, kunwari, our own titling purposes, yan. You've occupied property for over 30 years, meron ng acquisitive prescription, but there's 24 bureaucratic steps that require you to repeatedly submit documents every step of the way. That's why sometimes it takes an average of about 7 years. Wow. 7 years to title property that you already own. Talking about repeatedly, ganyan ang nangyayari ngayon dito sa nirereklamo ng mga mining and recruitment agencies. Okay. As far, kaya I'm calling again. Ito, tinext ko na si Sec Toots. Ma'am, tignan ninyo na mabuti yung licensing requirements ninyo kasi gaya niya, meron kayong whitelist, blacklist. Totoo, maganda yan. Mm-hmm. Pero, yung whitelist, rinirequire niyo ulit na yung mga nandun sa whitelist, isasubmit nila ulit yung mga nasubmit na nila dati. Whitelist nga eh. Repetitive. Yung mga... Ano yun? I think that, di ba meron tayong ARTA, Anti-Red Tape Authority, that we wish would be far more proactive again. Mm-hmm. Well... Marami na haba yung wish list natin. That's a cabinet level at authority, ha? Mm-hmm. Yung ARTA. Mm-hmm. Under President Duterte. Medyo maano naman sila nung under President Duterte. Eh, yun. If you have the, no? If you're supported by your, your president, you'll be able to do a lot of things. So, yun ang napaka-importante lahat itong mga ito. At ang pag-uusapan, because I have a strange feeling, alam mo, parin Joel, Trixie, nawawala na itong mga ganito. Appreciation of our, what's happening, the land, the culture, etc. Sayang na sayang. Ako nanghihinayang ako, kaya sinasabi sa akin minsan, anak ko, ano mo yung mga pinaparinggan mo dyan, pa, yung mga Stranger in Paradise, mga music. Sabi, oy, kayo ha, nakakalimutan ninyo ang wag na ito. Yun na lang mga OPN. Sabi ko, oo. Mabuti nga, meron ganyan eh. Nag-workout eh. One of these days, ang iniisip ninyo, kayo-kayo na lang. Nag-uusap kayo, pero by magkatabi kayo, o kaya magkaharap kayo, nag-uusap kayo, pero text. Wala na kayong human interaction natin. Nangyayari yun. It's happening. Kaya nagkakaroon ng problema. And yan, pamilya ba lang yan? What about yung the whole community? What about the... Nawawala na. Yun nga, pumunta ka ngayon. Gusto ko nga pumunta dito, mag-bye-bye dyan sa Rizal eh. From Teresa, Angono, etc. Para makita mo ulit. I do that. Oo nga, no? I'll do it again. Ito, yung mga weekends natin dyan, are Magaganda ng mga yan. Dapat, mga baybayin. Yeah. Pumunta ako very recently dyan. Kulang pa eh. Ang laki-laki ng Rizal kaya. All the way to Laguna. Ganda yung... That's a really nice drive, ha? May kaibigan ako doon taga Laguna. Sige, bisitahin ko daw. Akala ko, anong exit? Hindi kayo dadaan sa South Sulu. Wala, sir, dito ka. Dadaan. Tama. Sabi ko, parang undaunting ah. Dito ka dadaan. Yan ang daan. Sabi niya, hindi ba doon sa Laguna ang exit sa Hindi daw. Hindi daw. Ang makikita mo doon, roads. Ito, makikita mo bayan. Bayan. Mga maliliit na tsaya. Maganda. Mm-hmm. At saan sa sarap ng pagkain dyan? Uy, masaya to. This is going to be fun. Si Faern, yun, Apurong. Ano siya, sculptor. Saan siya? Ganyan. Sa Angono? Shoot, nakalimutan ko yung bayan niya. Medyo maganda ka rin yung simbahan doon. Baybayin? Medyo, dulo. But here's the thing. May challenge pala dahil
wala yung next generation of sculpture. Wala na pala. Now, they're trying to teach. May mga batang dumarating mula sa art school. Yeah. Yung mga tools niya, bro, una-una makita mo yung kamay ni Fern. Mm. Iba, pare, muscular ang ano. Mm. Plus yung mga tools nila yung... Talagang... No? Mm. Wala na mga batang gano'n na gustong... Di ba yung... Pwede bang dalawin siya? Pwede. Virtual na ngayon ng mga bata. Eh. But they're, ano, they're a dying... Well, not a dying breed. Pero, yun na nga, there's a risk na... It's the same in the ano sa mga katutubo. Oh. Sa ano kasi unang-una wala nang kahoy. Ah. So, ang hirap kaya maghanap ng kahoy. 'Di ba meron tayong mga ano? Ating kaibigan si Jerry Acusar, dinala niya yung iba doon sa Bataan. Oo. Oh. Pwede pinili lang niya tatlo. Mamahay. Hindi naman niya pwedeng dalhin ano, kasi ano mag-sculpture siya? Para entertain yung mga ano. Bahay. Meron siyang parang ganun doon? Oo, kumuha siya mga tatlo. Mga guys mula sa ano. Mabuti naman kung ginawa niya. Actually, nakatera doon. Yan pang isa. Hindi ba pwedeng... Teka, ano nakita kita noon? Batid ka pa ng concert. Hindi ba pwedeng i-impose yan sa mga developer? Oy, kayo pupunta kayo dito. Halimbawa dito kayo, Santa Ana. Buhayin ninyo to. Pati yung tradition dyan sa Santa Ana. Hindi yung tungkol doon sa Santa Ana Cabaret, ha? Yung Santa Ana. O yung mga pa... Ay, ganon! Santa Ana Cabaret, hindi ko inabot yun, ha? That's historical. Historical yung, by the way, ha? Yes, to understand the sociological effect on people in the 1950s. The party convention of the winning liberal party, I think, at one point, dyan sa Santa Ana Cabaret. Talaga. Party convention yun, boss. Pero nawala na yun, di ba? Wala pang RJ, ano. Wala pang klase. Pero, talaga. Napag-uusapan natin to. I just hope that somebody will take over the NCCA and all the other related cultural agencies. Para maayos. Hindi sina Jeremy Barnes na... Yung planetarium, sinasabi ko. Grabe, sayang yung opportunity. Bakit hindi ninyo i-request ulit? Ito, suggestion ko. Ibigay ko na kay Secretary Solidum. Pupuntahan ko siya sa next week. Yeah. Boss, i-request natin ang Japanese government because they are willing, ready, willing, and able to provide a grant for the planetarium. For a new planetarium. A new planetarium sa Lodeta. Ikaw na magdala nito kung walang iwanan kay Jeremy. Bakit hindi Quezon City? Pwede rin doon. It is a parks and wildlife. Napag-uusapan ng Quezon City. Gusto mga parks and wildlife. Iyan bang Quezon Memorial? Ano bang plano natin dyan, boss? Sino bang manager ngayon dyan? Sino bang nag-aayos dyan? Kasi nung National Parks pa rin Charito Planas ginawa niyo mga tindahan. Dumami yung construction. Ginawa niyo yung personal tindahan. I mean, si Tita Chat. Tita Chat. Kulang siya. Kulang ni Ana. But although it is successful as a gathering place, daming nag-exercise. But it could be much, much more. I mean, kumpara sa mga ibang bansa, what they will do to something like that. I bring my dog bear, si Cerberus, kasi there's no other place to run him. Pwede. And talking about going older. Pero marami na simentong, more cement than halaman. Then, grassy. Yeah. So we have to rethink that. We have to rethink that. So the credit of, Chancellor Fidel Nemenso. At least yung UP, maski na ganyan kayo. Yeah, well. Nami-maintain ninyo maski baba yung Although I would prefer more trees in UP. Yes. Kulang ng puno na yun. Lagyan mo ng konti ng Chancellor. Magaling na matematisyan kasi ito kaya... Ano ba yun? Si Fidel pa lang ngayon, ano? Si Chancellor. Sa UP Diliman. Yeah. Tensya ka na. Ito yung anak, hindi yung tatay. Anak to. Si tatay niya professor. More academic. Just to show you yung political correctness nun. Atin sa klase yun. Di ba uso nun yung may portable? Si Dodong. Francisco Nemenso. Portable ashtray. Oo. Ngayon, that's terrible. Hulihin ka na kayo. Bawal na portable ashtray. Parang nag-yosi yun eh. Sino ito? Si Dodong Nemenso. Portable ashtray, wala ang gumagamit. Bawal na yun. Tapos yung anak niya, yun nga, si Pidel. Na ano yan nabaril sa isang rally. Mm. Dun sa, sa likod. Ang dami niyan, ha? Mm-hmm. We're talking about this. Schools na lang. UP. UP Diliman. UP Los Baños.
And of course, UPIS wala na. Wala na yan. UPIS wala. Yan ang naging, wala. Ay, tako. Hindi, meron doon. Yung ano, ang tawag doon? Ayala. Ayala Mall. Temporary lang yan. Yan ang magiging heritage park. Yan ang yan. Tinatanong nga, niloloko nga yung mga kaibigan ko na nagano UP High School. Pare, mag-ano tayo ha? Anniversary? Ayos tayo dyan. Yan o, sa may ano, Ayala. Ang minura ko. Maraming salamat. Ang ganda ng UV, ha? Teka, magpapaalam pa, greet ko lang si Joey Canlas Bantug, dating plant manager sa Manila Water to. Ayun. Ginamit ang kanyang expertise, MWS na dati. And then, nung nagamit at lahat, binasiwas at tinapon siya. Joey, mabuhay ka. Nung nandun ako, he was... Sa regulatory office. No, plant manager. Technical guy. He was used by the concessionaire. Then after he was his work was done. Oh, ito. Which just informs us of how they do business. Ito ang sinabi. Joey, hi. Mike, huwag mo na ipaalala sa akin yung masungi. Masungi? Pa yan? Malaking problema yan. Huwag niyo na rin paalala yung marina, inaaral ko pa. Ang gulo-gulo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na itong buong linggo. Ang tabayanan, susunod na programa sa ni Tatay Rani Ludovico. Kasama sina Miss Lady I. On behalf of Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana. Ang hirap na gulang Conrad Banal. Joel Laksamana. We'll see you next week, Monday, here, 8 to 10 ng umaga uli. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh, Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.